Magandang buhay mga bata! Ako nga pala si Teacher May na magiging guro nyo para sa araw na to. Bago natin simulan ang ating aralin, halina muna manalangin. Pagsamay naman kamay, iyo ko ang ulo. Sabayan ninyo ako, Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here. Ever this day, be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. Halina't mga bata, silipin natin sa bintana kung anong panahon meron ngayon. Anong panahon meron ngayon? Tama! Maaraw! Halina't kantahin natin ang panahon. Kita sa loob ng paaralan. Tama! Crayola. Crayola. Ano pa? Tama! Lapis. Lapis. Isa pa? Tama! Papel. Papel. Mga bata, aalamin natin naman ngayon kung ano-ano ang mga lugar sa loob ng paaralan. Ito, piscina ng punong-puro. Dito, tumatanggap ng bisita ang principal. Alam na ngayon kung ano-ano ang mga iba't ibang lugar sa loob ng paaralan. Okay mga bata, ating bibigkasan ulit ang mga pangalan ng mga lugar sa loob ng paaralan. Opisina ng Punong-Puro, kantina, silid aralan, silid aklatan, palaruan. Mga bata, ngayon alam na ninyo ang mga iba't ibang lugar sa loob ng ating paaralan. Sasagutin naman natin ngayon ang ating learning activity sheet. Pagdugtungin ng guhit ang pangalan ng mga lugar na makikita sa loob ng paaralan sa larawan nito. Babasahin ng tagapagdaloy ang pangungusap. Bakatin ang tinutukoy na salita sa bawat larawan. Napakinggan mo bang muli ang kwento? Magaling!
Ano-anong pangalan ng mga lugar sa paaralan ang napuntahan ng mga karakter sa kwento? Bakatin ang mga pangalan? Pagtambalin ng guhit ang mga larawan sa tamang ngalan ng mga ito. Mga bata, anong titik ang napag-aralan natin kahapon? Magaling! Titik, T na may tunog. Ngayon naman mga bata, tatalakayin natin ang titik K na may tunog. Gaya halimbawa ng kalabaw. Kalabaw. Kabayo. Kabayo. Kamatis. Kamatis. Kahon. Kahon. Kamay. Kamay. Mga bata, ulitin natin ulit ang mga pangalan na naibigay ko. Kalabaw. Kabayo. Kamatis. Kahon. Kamay. Magaling! Mga bata, tuturuan ko naman kayo kung paano gumawa o sumulat ng titik K. Kailangan nasa tamang guhit ang paggawa ng titik. Tandaan ninyo ang kulay ng guhit, ang asul, pula, asul. Ganito ang pagsulat ng malaking titik K. Tuwid ng guhit simula sa taas ng kulay asul pababa. Asul, islan, pailes, pakilis. Yung maliit, tuwid ulit, pahilis, pula at asul. Gawin ulit natin. Tuwid na guhit. Pahilis. Pahilis pababa. Tuwid na guhit. Pahilis pababa. Isa pa. Tuwid na guhit. Pahilis. Pahilis. Tuwid na guhit. Pahilis. Pahilis. Mga bata, nakuha ba ninyo kung paano gawin o isulat ang tamang titik K? Magaling! Okay mga bata, ngayon natapos na natin ang paggawa o pagsulat ng tamang titik K. Ngayon naman, ating sasagutin ang ating learning activity sheet na gawain pang-apat. Sa gawain ito, tatlo ang gagawin. Una, isulat ng wasto ang letrang K. Pangalawa, isulat ang unang titik ng bawat larawan sa guhit at bakatin ng salita. At pangatlo, kulayan ang tamang titik sa kahon na nagsisimulang tunog ng larawan. Isulat ang tamang titik sa guhit. Mga bata, halina't magbilang tayo 1 hanggang 5. Sabayan ninyo ako ha! 1, 2, 4, 5. Ulitin nga natin. 1, 2, 3, 4, 5. Isulat ang tamang bilang ng mga bagay sa kahon. At dito na lang nagtatapos ang ating aralin. Maraming salamat mga bata!